Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony. Ngayon, ang ating i-discuss, one of the most frequently requested po topic. And I think timely po ito kasi ang dami po natin nababalitaan ng mga story about sudden death in young people. At ang often hong nabe-blame ay heart disease. Well, hindi naman ho katakataka na heart disease naman po ang nabe-blame dahil sila naman po talaga ang number one killer in the country. So yung sudden death in young people or tungkol ho dito sa mga namamatay po mga pasyente na biglaan, lalo na sa mga bata. So, I just heard this story, no, from a fellow doctor. And this particular young doctor, nag-duty. And then suddenly, just 30 years old, hinahanap siya, hindi malocate. And then, after that, napabalita na namatay pala. There's another patient din of mine na na-diagnose din na sudden death. But usually kasi, ang mga ganito ay hindi alam kasi hindi pa nagpapacheck ito eh. So, cardiac deaths ang usually na-blame and it's the number one killer in the country. Dati hypertension leading to stroke. Pero in the pandemic, ang number one killer in the country ay heart disease. Ang sudden cardiac death is a phenomenon which is actually a quick and unexpected ending of all heart activity. Ang breathing or yung paghinga or blood flow suddenly stop right away. And within seconds, the person can become unconscious. Pero meron ho kasing profile yan eh. At yan yung mga metabolic syndrome na patient. Pero gaano ba ka-common? Actually, it's rare, no? And reports from the Mayo Clinic na 1 in 50,000 to 80,000 young athletes die of sudden cardiac death each year. Siyempre, sino mag-expect na magkakaroon ng sudden cardiac death, lalo na sa mga atleta? Pero nangyayari na ngayon to. So, let's discuss muna if you are a patient na kunyari seemingly healthy at mangyayari ito sa'yo. Merong isang kondisyon na ang tawag hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Ang cardiomyopathy ay disease of the muscle. So, tatlong klase siya. May dilated cardiomyopathy. It's about 70% disease of the muscle. Pero dala ito ng viral myocarditis. Kunyari, nagka-flu ka. And then suddenly, the virus pumupunta sa heart. Then after a while, humihina na yung heart muscle. And then usually, the common virus nito eh Coxsackie. Pero common din ngayon sa COVID. And some patients reported eh merong mga COVID myocarditis. So mamamaga. And then suddenly, mag-heart failure ang patient. Pag inangiogram mo, negative. So, meron akong pasyenteng ganyan, mga 40 years old lang, pumunta sa emergency room, nagcha-chest pain, may hingal, yun pala, eh, dilated cardiomyopathy. Pero yung hypertrophic obstructive cardiomyopathy ay makapal yung muscle ng puso, particularly yung interventricular septum. Ito po yung divider po ng left ventricle and right ventricle. So, ang nangyari po dito, maliit po yung daanan paglabas po ng aorta. We call it the left ventricular outflow tract. And then, ito po usually nagche-chest pain, tapos nag-irregular heartbeat, and then sudden cardiac death. Ang daming reported pong ganitong klaseng cases, particularly po sa mga athletes na hindi na clearance or na 2D echo. Ano ba yung hypertrophic obstructive cardiomyopathy profile? Usually, may irregular heartbeat. Kung mga yung kuryente ng puso ay hindi stable. Or maari may blunt chest injury kasi sports ito. No? Famous personality na nagkaroon ng sudden cardiac death ay yung player po during our time, no, na Boston Celtics fan po kasi ako, si Reggie Lewis po. 6 years lang ho siya dun eh. 1987 to 1993, all-star siya. Ako, meron ho siyang focal cardiomyopathy at karoon siya ng sudden cardiac death. Namatay siya at age 27. So, binan niyo, professional athlete, no? Seemingly fit, and yet he died of focal hypertrophic cardiomyopathy and sudden cardiac death. So, we can prevent this from happening kung sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon. Check-up ang pinaka-importante. If you remember, Damar Hamlin, bigla na lang siyang binangga, tapos chest mo na-injure. Bigla na lang nagkaroon ng electrical instability. Or, meron kang congenital heart disease. Pwede rin ho mangyari yan. Tawag yan ay commotio cordis. And then yung huli, yung restrictive cardiomyopathy. Para lang to complete po yung disease of the muscle. Pero very rare restrictive cardiomyopathy. Kasi po, siya ay sa mga infiltrative disease, mga metabolic disorders. So, just to have a recap, ano yung mga sanhi in seemingly young individuals na kinamamatay? Number one, usually, they have hypertrophic obstructive cardiomyopathy and then they would lead to rhythm disorders. Or number three, pwedeng may blunt chest injury. Ibig sabihin, binangga, commotio cordis ang pangalan. At ang panghuli, maaaring meron kang undiagnosed congenital heart disease na pwedeng mag-cause ng electrical instability. Kunyari, meron siyang butas sa puso, atrial septal defect or ventricular septal defect. Pwede rin pong panggalingan mga sakit po. Now, paano ngayon ang mga pasyente naman na expected mong magkakaroon
kaya lang younger? Kasi, di ba, life begins at 40? Actually, ngayon, the new 40 is actually 30 sa tingin ko. You should suspect this in a patient na medyo po kabigatan because ang lifestyle ngayon natin, kaiba, lagi tayo nakaupo, marami tayong nakakain na junk food. Usually, hindi natin alam, mataas na palang blood sugar, cholesterol, at saka hypertension. Eh, hindi nagpapacheck up eh. So, eventually, nagde-develop sila ng silent heart disease or nai-stroke yung iba. Yan yung profile niyan, yung mga expected. So, I have a 17-year-old patient na 280 pounds, dinala sa akin ng mother. So, ginawa ko, pina-2D echo ko, nakita ko ang laki ng heart. Gusto ko sana pa-coronary angiogram, ayaw nung parents. So, sige, okay. Bigyan ko ng mga ideal mga medications, pampalit ng heart, pampakontrol ng heart rate, pampalakas ng puso. And then, sabi ko, kailangan mag-reduce kagad in 6 months time. Ngayon, siya ay 200 pounds na from 280. Pina-repeat ko yung 2D echo, lumiit yung heart dahil doon sa mga binibigay nating mga medication. So, ano yung mga dapat magsuspecha? Yung madalas nagko-collapse, may shortness of breath or chest pain na dapat hindi natin dinidispose. Pero kung paulit-ulit, dapat chine-check up natin. At may family history ng sudden cardiac death. Hindi lang siya. Sasabihin, ay, nangyari ho sa akin dad eh, or sa mom ko eh, at saka sa kapatid ko eh. So, pagka meron ganun, maaring meron din silang congenital heart disease or isang type of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Paano natin ito maiiwasan? I would suggest that patients should have a healthy lifestyle. Nag-uumpisa yan eh. Sa paninigarilyo, sa pag-inom ng alak, sa pagkain po ng mga junk food, matataba, maalat, matatamis, at hindi nag-exercise, and then yung huli, hindi na susubaybayan yung kanilang weight gain. At isa, meron din kasi tayong mga kabataan na gumagamit po ng illegal drugs or illicit drugs. Sometimes, nagko-complicate yun eh. So, kunyari, nagsasabu. Sa states, sa pinaka-common eh, cocaine eh. Kaya dapat, yung mga ganitong klaseng substances, iwasan natin. Ito, mga kaibigan, inulit ko ang sudden cardiac death in the young is a very compelling topic na dapat lahat tayo mag-ingat kasi it can happen to your children, to your friends, your relative. At marami naman tayong pwedeng gawin para ito'y maiwasan. But vigilance is important. Self-recognition, self-awareness is important. Plus, the parents' awareness as well as advice to bring that particular kid of theirs sa doctor at makakatulong tayo. Health is wealth and also prevention is better than a pound of cure. Gusto ko lang pasalamatan si Ruben for suggesting this particular topic. Napakaganda po. And I'd like also to thank our followers, Relentless for Change, Simi Inspires, at saka Sense of Purpose para sa pagsasuggest ng mga topic natin na relevant in this time and age. Support my YouTube, subscribe na po, and thank you also for liking and sharing my Facebook post sa Instagram at saka sa Twitter. Maraming salamat po and thank you very much po.